Good morning mga ka-goals! Gagawa naman tayo ng t-shirt. Operation natin ngayon, silkscreen. Paano paggawa ng pintura gamit ang screen art paint. So ang screen art paint ay makikita mo o mabibili mo siya sa Divisoria malapit sa 168 or 999 Mall or Tutuban. Hindi nga pala ito dito sponsor ha. Yun lang talaga ang gamit ko. Pero sa susunod, gagamit naman tayo. Pagko-compare natin ang tool ko at screen art. So tara na sa shop. So ang kailangan lang natin dito basically pwedeng 2x1 na kahoy or kahit anong available sa inyo na pwede kayong gumawa ng frame at mesh kung tawagin natin. Ito yung mismong screen na ginagamit para sa screen print. So, gagawa rin tayo ng screen. So hindi natin kailangan na kahit anong machine, basic lang na makikita natin sa bahay. So ito yung gagawa lang kayo ng frame kahit anong size na gusto nyo. Tapos silkscreen niyo, kung wala pa kayo at di pa kayo masyado marunong gumawa, mas safe, pwede kayong bumili sa mall. Meron yan sa mga national bookstore na available. Ito muna ang gagawin natin. Tayo tayo rito. So sa paggawa ng screen, pagka wala kang budget or wala kang tinatawag na screen stretcher, pwede mo siyang manual na stretch. Kailangan mo lang kasi talagang batak na batak para walang wave, yung malambot na point na pwedeng gumalaw yung mismong design mo. Kailangan mo lang muna lagyan yung bawat kanto para hindi siya gumalaw or fix na siya doon. Saka mo siya atakin sa side na doon. Depende sa'yo kung saan mo gusto mag-start. Pwede kahit saan. Basta komportable ka. So, sa akin dito kasi nga medyo may tama yung screen ko rito. So dito ko siya gusto start. Tapos dito yung edge. So doon kasi makahata ko siya. Marami akong hawakan. Tsaka dito. Pero dito wala na. So dito yung unahin natin. Bali tapos na ako sa dalawang edge na walang na cut na yung side. So, dito na ako magpo-focus ngayon sa kabilang side kasi dito pwede ko siyang atake ng madiin na ganyan. So, pwede ka mag-start dito. Pwede rin naman dito. So sa akin, pwede akong mag-start. Sige, dito na lang. Pero common na ginagawa ko kasi talaga, nag-start ako dito. So dito na tayo para may iba lang. Kung mapansin nyo, medyo wave siya, malambot. Pero pag hinatak natin sa kabilang side at na-staple natin siya, magiging ano yan. Siya batak na batak na yan. At smooth na smooth na to. Wala nang ganyan. So yan, na-staple natin yung bawat dulo. Gamit yung gantaker natin. Kung mapansin nyo, batak na batak na yung screen niya. Wala ng malambot na part o yung pwede siyang lumubog. So, tatabasin na lang natin to, tapos kukot natin ang emulsion, tapos gagawa naman tayo ng kasunod yung design naman natin kung paano i-burn dito sa screen. Sa emulsion coating naman, number one natin kailangan, hindi pala to, number one natin kailangan ay emulsion. Emulsion, dito emulsion. Sa emulsion, kailangan natin ng, syempre, emulsion. So, ang gamit kong emulsion ay screen art. Bali, dalawa pala gamit ko. Ang gamit ko ay, it's either screen art or tool ko. Yan, yung dalawa lang ang gamit ko. So, ngayon, papakita ko sa inyo muna yung screen art. Dahil ito na yung naka-open. Siguro, next time, papakita ko sa inyo kung ano mas maganda kung screen art emulsion o yung tool ko emulsion. Emulsion coater. Ang emulsion coater ko naman, binili ko rin sa tool ko naman. Okay, so ito yung emulsion ng screen art. Kulay pink siya. So, pag coat naman, kailangan yung sa labas muna. O yung mismo printable side. So dito muna. Kailangan i-angle mo lang siya ng at least 65 degrees. O yung medyo pastan pataas. Hagurin natin kasi bumaba na yung emulsion. So hagod, isang beses lang. Sumababa pataas. Para hindi masyadong makapal. Kasi once na makapal yan, mahirapan kayong butasin yan. Okay. Next, yung sa loob naman o yung smooth part. Kasi pagka sino mo naman sa loob, siya yung magiging rough side. So, kailangan ito yung smooth part. Okay mga sir, papakita ko naman kung paano paggawa ng design mismong gagamitin pala nating negative.
So, sa ngayon, medyo tipid na tayo since na basic na ginagamit lang naman ng mga nagpiprint or yung silkscreen. Dahil na, especially kung low budget ka lang. So, ito yung ginagamit natin design. Bond paper lang siya. Ang ginagamit ko yung manipis lang. Kung kaya nyo maghanap ng onion skin, yung talaga manipis lang na bond paper, hindi yung mga nasa 220 GSM or 120 GSM na mga bond paper. So ito onion skin, manipis na manipis lang siya. So papakita ko sa inyo yung procedure ng bantika. Magiging translucent siya gamit ng mantika. So kasi kailangan natin yung mismong black part. Kasi yung black part, kapag nag-negative, siya yung magiging negative ng emulsion natin. So siya yung, pag binner natin siya dito sa exposure back, yung black, pagka tinanggal natin mamaya, yung black ang lang ang matatanggal. So yung white, matutuyo siya sa emulsion natin. So matutuyo yung emulsion na mga walang print. So ang mabubutas sa screen natin yung may mga black. So ito, for black print, black ink ang gagamitin natin sa ganito. So iba naman yung procedure para sa white na ink. So pag white ang ink na gagamitin natin, ito ang design natin. Kasi yung sabi ko nga sa inyo, yung white na, ay yung black na ink, siya yung hindi matutuyo sa screen natin. So siya yung mabubutas mamaya. Okay. So ito, for black t-shirt. And ito naman, para sa white and light t-shirt. So papakita ko sa inyo yung procedure ng bantika na tinatawag nila, or yung pagiging translucent niya gamit yung mantika. So number one kong ginagawa dyan, tinitrim ko muna yung sobrang mga sides para hindi masyadong marami yung gagawin kong mantika na gagamitin sa kanya, para hindi masyado basang-basa. So ito na yung design natin. Nakat ko na siya. So simulan natin dito sa isang design. So ang gamit ko, hindi yung normal na vegetable oil. Pero pwede naman yung kahit yung used oil, okay lang. Pero kasi ang gamit ko, itong olive oil. Medyo, wala namang reason. Hindi lang siya nagagamit. Kaya ito yung ginagamit ko. Ay, hindi pala siya, hindi siya sponsor. So, ayan. Olive oil yung gamit ko. So, dahil hindi siya ginagamit, yan na lang gagamitin ko. Remember guys, na huwag masyadong maraming mantika. Kasi mahirap siyang patuyuin. Mahirap siyang patuyuin. Especially kung gusto nyo nang magawa agad yung screen nyo. So, ito sa akin. Hindi siya isang buong takip. Hindi, 1/8 lang mismo. So, spread ko lang siyang ganyan. So, kaya ako may naka-ready squeegee kasi kakalat ko siya. So, may sobra pa din sa 1/8. And then, spread lang. Kaya ginagamit ko itong emulsion box ko sa pag babantika. Kasi, mabilis ko nakikita, nagre-reflect agad. Hindi katulad kapag ka sa mga solid na hindi siya translucent, hindi mo makikita na nalagyan na. Kung mapapansin nyo, sana, yan, medyo dito parang basa na. Itong part na to, hindi pa. So, yun yung hindi pa nalalagyan. So, ito yung sample na lang na nagkaroon ng bantika, o yung na coated na siya ng mantika. Kita nyo, translucent na siya. Ito yung hindi pa. So, ganyan yung dapat natin ma-achieve. Yung kita mo yung likod, diba? Transparent at transparent. So, ito yung kailangan natin. So, ito, babantika ko na rin, or yung kukot ko siya ng oil, and then proceed na tayo sa emulsion, o yung pagbaburn ng design natin dun sa screen. Dito naman tayo sa may exposure box, o yung paano paglagay ng design mismo dun sa screen natin, o yung emulsion. Meron na tayo yung transparent natin na ginawa nating design, o itatawag nating bantika. Plus, kailangan natin ng emulsion box. So, emulsion box ko, 6 inches yung height, may apat na T5 LED. Pwede naman kahit ano, ngayon, kailangan mo lang talaga tansyahin yung oras ng pag-expose. Sample natin itong screen na to. Hindi pa siya, wala pa siyang design, wala pa siyang design. So, sample, nalagay mo yung design dyan, pwede mo siyang tape para hindi gumalaw. Hindi kailangan mo ilagay yung may emulsion natin na screen. So, ito yung kalalabasan ng emulsion na ginawa natin, na pinutuyo natin overnight para talagang tuyo. Papatong mo siyang ganyan, may design siya sa loob. Yun yung design natin. Tapos, bali ang sistema niyan, pag ina natin ilaw,
magbaburn yung design niya dito sa emulsion na coat na nasa labas. Bago nyo buksan yung ilaw, kailangan nyo muna ng tinatela, so sa akin yung lumang damit na lang. Tapos kailangan siya i-cover, kailangan talagang yung mismong emulsion matatakpan ng black para walang lumabas na ilaw. Para yung ma-expose lang mismo yung design. Ayan siya. Okay. Tapos, sa akin nilalagyan ko na lang ng unan. Para, pag dinagan namin yung unan, or maglagay kayo ng foam, pwede naman foam. Dikit na dikit mismo dun sa may screen. Para wala siyang space. At yung mag-burn yung screen, dikit na dikit sa screen. So, hindi siya blur. O, hindi siya yung... Kasi pagka may gap yan, yung mismo image mo, lalapad. Okay? So, kailangan dikit na dikit para siyang sinirox lang. So, kailangan mo siya bigitan dito. So, sa akin, bibigit ako na lang kamay dito for 5 minutes. Depende sa gamit yung emulsion. Emulsion na brand. So, dito sa akin, ang gamit ko ngayon, Screen Art na emulsion. Kulipin siya. Ready to use na. So, proceed na tayo sa pag-burn screen. Tapos, papakita ko sa inyo paano yung pag-wash out ng mismong excess. Okay? So, after yung i-burn ng screen, kailangan nyo kagad tubigan siya. Kailangan nyo basahin para lumabas. Kasi wala kayong makikitang design. Wala kayong makikitang design agad dyan. So, kailangan nyo basahin para dahan-dahan nyo mag-appear yung mismong image. Ayan, nakapansin nyo meron na. Nakita nyo medyo may white. So, yun yung unexposed na image. Yung mismong print natin na black. Medyo light yung color niya. Tapos, ito yung mga transparent. Yan, transparent siya. So, yun yung mga naging nasunog o yung nag-print na tubigas siya. So, ito unexposed dahil may print siya. Dahil may print siya, hindi siya natuyo. Set lang natin siya sandali lang. After na siguro 1 minute, tsaka natin siya ito totally flash. Ito naman, pagkatapos mong i-burn sa screen, kailangan mo nang butasin gamit lang yung tubig. Hindi mo kailangan malakas sa pressure ng water, kailangan mo lang na consistent tsaka yung gumagalaw. Color na para dito sa logo ng YouTube. Itong gagamitin natin, rubberized lang, wala siyang white base para lang medyo mas makapal. Although hindi siya ganun kakitang-kita or bright red. Pero para sa amin mas maganda.